Hey everyone, I am Jethro and welcome back dito sa Pole Explorer. And on this video, pag-usapan natin is yung toolbox na nakalagay dun sa harap ng folding bike natin na Pole Explorer. Dun ako naturo kasi dun siya naka-park. So, anyway, para sa mga bago subscribe dito and first time lang makapanood Pole Explorer or itong logo na to or eto. Yep, nandito rin siya. And eto din. So, Pole Explorer is yun yung pangalan ng bike natin. So, yun yung main. Mamaya, makikita nyo yan. Then, eto yung Pole Explorer Lite. And Pole Explorer Mark II is yung folding bike na mountain bike. And magkakaroon tayo ng isa pang project, which is yung mas maliit, which is 12 inches yung wheel nun. Natawagin naman natin yung Pole Explorer Mini. Okay? So, ano ba talagang meron dun sa toolbox natin na nasa harap ng folding bike natin? And, yeah, pag-usapan na rin ng konti kung ano ba yung nilalagay natin dun and yung mga nakapatong din and so on, so on. Basta yung buong makikita sa harapan ng toolbox natin. Okay, so ito yung toolbox natin, ano? Nasa harap ng bike natin. So, bakit ba toolbox? Siyempre, yun nga, para may extra storage tayo at the same time, unique and nag-blend yung design na to or yung toolbox na to dun sa concept ng bike natin na zombie apocalypse. So, originally, itong toolbox na to is Ace Hardware. May nakasulat yan dito before na logo. And dyan nakasulat yung logo pero tinanggal natin and ginasgasan ko nga rin ng konti para yun nga maganda yung design niya and mag-blend dun sa concept natin na zombie apocalypse inspired. Then eto, kaya may tape siya rito na, I mean duct tape na itim kasi kulay red talaga to and pag pinipinturaan ko, lagi natatagtag yung pintura. Ganyan yung itsura niya, red siya. Kaya nilagyan natin ng duct tape dyan. Then, same din dito sa ibabaw. Kaya may duct tape din yan. Dahil ito naman is opaque na plastic. Yan. Ganyan itsura niya. Kaya pag wala yan, ng pangit kulay puti siya. Kaya yan, ganyan din ganyan yung ginawa natin. Yan, tinanggal ko na yung handle dito dahil di naman din nagagamit. And I mean, fix kasi ito eh. So, kaya hindi natin ito natatanggal. So, para siyang bike basket. Pero, in a different way. So, kaya tinanggal ko na yon dahil nga, hindi naman din useful na yon and kulay pula. Kaya tinanggal natin yan. Then, ito. Binutasan ko dahil dyan ko pinadadaan yung tali. Ito. Pagka itatali na natin siya. Kasi may pinapatong tayo dito eh. Mamaya, pakita ko sa inyo yan. Then, yes, binutas ko lang yan ah. Then, ito yung isang ilaw natin. Ito nga yung, mostly niyoyoko ko lang yan eh. Tapos, pagka nasa mga main road. Tapos yan, ganyan lang siya. Hindi ko talaga siya tinututok dun sa... Yan, hindi ko siya tinututok ng ganyan. So usually, talagang mag-blink lang siya dun sila para mas kita tayo dun sa daan. And yung pinagkakabitan nito, binutas ko lang din. Matibay yan, okay? Although umuga lang siya, pero matibay yan. Try muna natin. Then same, meron din siya ritong hose clamp para lang hindi siya mag-slide papunta ron. Pero hindi naman siya nag-slide eh. Matibay naman. And yes, eto, naka-fix na to. Hindi na to naaalis kasi nasira din yung ano neto rito eh. Yung lock. Kaya pinix ko na siya dyan. Pero nayuyuko siya yung nagaganyan. Okay. Pero pagka tumatakbo tayo, syempre inaangot ko ng ganyan. Then etong pinagsasabitan niya talaga, this is step nut. Yung sa bike din, yung tapakan dun sa likod kung gusto mo nang may mga inaangkas or something like that. And eto, kinoberan ko lang ng rubber. Okay, so yan. Bike parts pa rin yan. So nakatusok lang siya dun sa loob dun. So yan.
So, yan lang yung purpose niyan. Okay? So, ano naman yung nilalagay natin dito? Nilalagay ko rito since isa sa mahirap na buksan kasi maraming, syempre, tatali mo yan eh. Kaya, yung mga talagang bihirang-bihira lang din gamitin. So, meron tayo ditong basahan. May dalawa tayong dalawa talaga, no? Yep, dalawang interior. Okay. Galing nga natin. Then we have ito, oil. Okay. Pero parang wala yatang laman. Mamaya lagyan natin bago natin ibalik. Then we have din yung yan, chain. Okay. Yan ito, basahan lang to. So yan yung nakalagay dito. Papansin nyo, meron dito yung tornil yung hindi ko pa napuputol. So puputulin ko to eh. Kaya ngayon, nilalagyan ko lang na itong sirang or lumang hand grip. Inalagay ko lang yan dyan para syempre pag nilagay ko yung interior dito, hindi siya tumama. Kasi baka mamaya mabutas yung interior dito eh. Okay, so yun lang yung mga nandyan. So mga hindi masyadong kailangan. I mean, kailangan pero hindi masyado dahil just in case of emergency lang. Tsaka natin sila kukunan. Okay, so yun lang yung meron dito. Then, the same time yun nga, patungan din siya. So ano yung pinapatong ko rito? Pinapatong ko rito is andito sa baba. Syempre, sama na rin to para hindi namaya pa ito sa inyo. Kasi ito, pupush niya yung weight pagka walang patungan to eh. Pero pinapatong talaga is ito. Ito yung raincoat para dun sa bike. Just in case na nagbabike ako ng long ride eh napunta ako sa area na talagang biglang umulan tapos walang masilungan. Ito yun. Ito naman yung para sa akin. Ito yung bagong ilalagay natin dito. Yung talagang sinusot na raincoat to. Okay, ito yung square, yung malaki. Para pwede nating coveran tong buong bike. Just in case na yun nga. So syempre, ilaw, speaker, ilaw, cellphone. So maraming pwedeng, syempre ingatan mo rin yung mga ibang parts na yun. May bag ka pa doon. So, ayaw mo mabasa. Kaya kukoveran mo yan pagka biglang nasugod ka sa wala. Nangyari na sa akin yun once. Pero may nasilungan naman ako doon sa maliit na overpass. But still, nababasa pa rin. Kaya naisipan ko yung part na naisipan kong gamitin, gumamit ng ganito nga. Okay? Tapos meron din para saan. So, yun lang naman. So, sige. Itali ko lang. Pakita ko sa inyo para makita niyo na kung paano ko pinapatong to rito. So, wait lang. Okay. So, ito na yung itsura nung toolbox natin pag nakapatong na tong dalawang raincoat. So again, ito yung raincoat para dun sa bike. And eto, kaya naka-plastic siya. Syempre, ito yung susuot ko. Hindi pwedeng maalikabokan to. Syempre, susuot ka ng puro alikabok. Hindi naman okay. Kaya naka-plastic siya. So mapansin nyo, ito yung sinasabi ko. Diyan dadaan yung tali dito sa tornilyo na to. Para nakakalat yung tali. Kasi pagka wala to, mag-slide lahat yung tali papunta rito sa gitna. Kaya meron siyang dalawang tornilyo dyan. So matibay yan. Okay. So yun yung purpose niya. So sa side, ganyan itsura niya. Okay. Ganyan din dito. Then, yan. Sa ilalim, ganyan siya nakadaan dyan. Okay. Anyway, naka-support pala tong ano no, nakalimutan kong sabihin kanina. Ito. Ito yung support nitong buong toolbox. Eh nakakapit pala siya sa likod, parang yung bike basket din. Yan. Then ito, someday plan kong palitan pero tingnan natin kung ano mangyari. Hinintay ko pa yung kausap ko rito eh kung paano didiscardihan. Kasi nga, pinaprepare ko to for long ride. And yun talaga yung
build ng bike na to, bike packing and bike camping. So, dito ilalagay natin yung bag na yan. Pero, yeah. Wait lang, lagay muna natin. So, yan, nakalagay na yung front bag natin. And, yan. Maalog pa yan. So, ito nga yan, no? Kaya parang patungan niya rin. Kasi pagka wala to, ito, itutulak niya lahat, lalo na pag mabigat to. So, malaki yung chance masira ka agad yung mga tahi dito. Kaya, the same time, tumutulong to para hindi masyadong tinutulak lahat ng bigat or hinahatak pa baba yung bigat. Kasi masisira nga yung bag. So, yun ang purpose niya. Patungan din siya nito. Kaya, sinisigurado ko na dapat matibay talaga to. Although, sa ngayon, matibay pa naman. Pero kailangan mas mapalitan siya ng mas matibay eh. Okay, tsaka kung tutusin, hindi naman ganun kabigat yung nasa loob na ito. Okay, tsaka itong taling to, yun nga, nakakabit din siya. Yan, tumutulong siya dito eh. Diyan yan. Kaya, lahat ng bigat, hindi siya totally papunta sa baba dahil ginagawa na itong tali, hinahatak niya rin paloob dun yung puwersa. Okay. Kaya okay siya. Ngayon, pagka tumatakbo naman, napansin nyo, gumagalaw to. Yan. Nagalaw yan. Kaya ang ginawa nating solution, to. Okay. Halagay lang natin yan dito. Kaya ito yung naging permanent na lagayan itong lock natin. Okay. Wait lang. Yan. So, pwede ko na. Pero itong lock, papalitan natin to. Kasi very common itong lock na to kahit anong kahit anong susi yata, pwede mag-boss dito eh. Pero for the meantime, yan muna. Although hindi ko pa naman masyadong nagagamit ng lock na to dahil hindi ko rin naman iniiwan tong bike basta-basta. So yan. Yan itsura niya. Check natin. Hindi na siya katulad nung kanina na umuuga. Okay? So very stable. Hindi naman very stable. No? Stable lang siya. Okay? So, yun yung ginawa natin dyan. So, the same time, maganda rin. Maganda yung pagkaka-design. Okay, kaya, yan. Solid na solid yung harapan natin. Long ride na long ride na. Okay, camping na aso, hindi makalabas. Then, eto, pansin nyo, nung kinabit ko nga to, sabihin nyo, medyo nakataas. Kasi yung iba, yung handlebar extension nila, talagang nakababa pa yan eh, hanggang dito. Kasi yun, tingnan natin sa side. Ayan, taas nyo. Yung iba, nakababa pa yan nandito sa side na to. Pero sa akin, hindi ko binaba dahil pag binaba ko yan, maharangan niya to. Okay. Hindi ko mabubuksan na maayos to. Kasi nga, nakaharang to. Kaya ganyan lang talaga yung height niya. Okay? So yan yung itsura niya. Nice. Anyway, kung gusto niyo pala malaman kung ano yung lalagay ko rito, meron akong video. Send ko yung link. I mean, lagay ko sa description yung link para makita niyo kung anong meron dito. Okay? So, yan yung kabuang itsura ng front bike natin. So, sarado natin. Meron dun sa toolbox natin, no? Engine din ang itsura niya pagka nakakabit na lahat ng dapat ikabit dun sa harapan ng bike natin. From toolbox, dun sa raincoat, and dun sa another raincoat, and dun din sa front bike bag natin, and yung mga ilaw din na nakakabit dun, yun ang meron dun. Okay? Anyway, kung may mga
suggestion kayo na sa tingin nyo pwedeng makatulong din sa setup natin, of course, comment lang kayo, no? And maybe may magtanong sa'yo, safe ba or talagang hindi masisira yung pagkakatali ko doon? Hindi ko sure, pero never pa namang naputol yung tali na nakabit doon. And kung mangyari man yun, meron tayong extrang tali, no? Ito, may dala ko laging ganito pagka may mga long ride. And syempre, actually kahit naman di long ride, dala ko ito. Noong yun pa yung ginagamit ko, pero kasi ngayon, pwede kong gamitin ito sa mga short ride and chill ride, kaya wala akong problem doon. Okay, so yun lang muna for this video. I hope nakatulong sa inyo pag setup ng bike ninyo. And kung may mga question nga kayo, please comment below. And gusto niyo yung video, hit thumbs up. And kung bago din kayo sa channel na to, of course,